Tapos na to, sandali na lang. Gusto mo ba yung pagluto ko ng itlog? Ano? Gusto mo luto ko ng itlog? Huwag na! Yan lang, tama na sa akin yan. Busog na ako dyan. Ewan ko na ikaw. Saan mo naman? Di ba hindi naman dito kwarto niyo? Baka sinampung din ang gutom at kukuha ng pagkain. Naku, hindi ho. Eh, kasi ho, hinahanap ko ang inay ko eh. Akala ko po nandito siya. Ang ibig mo sabihin, wala sa kwarto niyo ang inay mo? Wala ho eh. Baka po kasi nandun siya sa kabilang balkonahe. Sige po, pumunta ka na lang. Ay, sandali, Mara. Pakidala mo lang itong pagkain namin ho, sa kwarto. Oo, sige pa. Ano ha? Ako dito. Malaman ni Mara ang binabalak ng tatay niya sa atin. Diba, nangako naman sa atin si Mangkado na hindi niya tayo pababayaan? Pero Karin, mabuti na rin yung alam ni Mara. Para kahit ano ang gawin natin, alam niya ang dahilan, diba? Sige, bahala ka. Kabisado ba ang numero ng mga Del Valle? Oo, tagal ko nang tumira dun eh. Kumusta ka na? Nasaan ka? Bakit ngayon walang tumawag? Wala stick naman oh. Isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Nandito ako kina Mara. Matagal na ako dito. Pero wala naman sinasabi sa akin si Mara na nandiyan ka sa kanila. Sinikreto ko kasi siya eh. Sabi ko, hindi niyo naman na dapat malaman na nandito ako. Bumalik ka na dito. Mabait na si Clara. Kaibigan ko na siya. Hindi ka na niya pag-iinitan. Imposible. Kakagaling lang dito ni Clara eh. At hindi pa rin siya nagbabago. Kapag nakikita niya ako, diretso umiinit ang ulo sa akin. Nay? Nay, sino kayo nagpatapat na wala kayo? Eh, ikaw nga ang nawawala akong tatanungin mo. Eh, Nay, kaya nga ako nawala kasi pag-gising ko, wala kayo dito sa tabi ko. Hinanap ko kayo. Eh, hindi ako maalis. Tulog ka na. Oh.
aalis ka rin dyan? Hindi pa naman sigurado, Eris. Baka lang. Bakit ka pa aalis dyan? Pumayag na naman pala si Manggarni, dyan kayo tumira. Bahala na, Eris. Basta't huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako pababayaan ang kaibigan kong si Karen. Chepoy, dito ka na lang. Gagawa ako ng parang para maging kaibigan ka rin ni Clara. Huwag na, Eris. Baka magulpik ko na si Clara. Basta't sabihin mo, tumawag sa amin si Mara. May sasabihin ako sa kanyang importanteng-importante. Sige ah, matutulog na kami. Sige ah, mag-iingat ka. Mag-iingat ka rin, Eris. Sana tuluyin mo maging kaibigan si Clara. Sige ah, bye-bye. Sige, bye-bye. Na naging manduloko tayo? Wala siyang alam. Magagalit sa akin yung pag-alaman niya. Sweetheart, ano na nga pala nangyari doon sa kaso ni Gary? Yung ba pinaimbestigano sa mga tao mo? Hindi ba nila napatunayan na nagbebenta nga si Gary ng sasakyan sa mababang halaga? Ah, hawak ko na yung mga ebidensya, sweetheart. Kaya lang, alam mo si Gary, hindi aaminin yung nagbenta siya ng mababang halaga doon mga sasakyan niya. Alam mo siguro, sweetheart, kailangan na humanap ka nalang ibang paraan dahil masisira kayo sa customers nyo eh. Ano nalang sasabihin nila kung malaman na nagbebenta nga si Gary sa palug eh? Sigurado ikaw ang sisisihin nila. Paano ikaw nagpasok sa kanya sa negosyong yan eh? Huwag kang mag-alala, sweetheart. Alam mo eh, nabalita ako, nagbago raw ng ibang negosyo itong si Gary at hindi na siya nag-assemble ng sasakyan ngayon. Anong negosyo naman yun? Eh, yun ang hindi ko alam. Eh, pero mabuti na rin yung nag-iba siya ng negosyo at hindi na naapektuhan yung negosyo natin. Siya nga pala, sweetheart, nakausap ko si Debbie at pumapayag siya na sa'yo na magtrabaho. Kukuha na lang ako ng ibang sekretarya. Mabuti naman. Taka muna, tanghali na. Tara. Atid na muna kita. Late na ako. Ricardo! Pwede na sila. Opo. Dating, iwan muna kami. Oo, sige. Mga bata, may iwan muna kayo, ah. Kinausap na ba kayo ni Gary? Hindi pa po. Bakit po, Mangcardo? Itutuloy na ho ba ni Manggari ang binabalak niya sa amin? Sinabi ko naman sa inyo, di ba, na binigyan ako ni Gary ng isang araw para kumbinsin kayo pumayag sa kanya mga binabalak. Kaya maaaring mamayang gabi o bukas, kailangan magkaroon na ng resulta ng pinag-usapan namin. Ang ibig niyo bang sabihin, Mangcardo, pumapayag na rin kayo sa mga binabalak ni Manggari sa amin? Alam niyo, Karen, Jepoy, iba yung iniisip ko eh kaysa sa naiisip ni Gary na gawin para sa inyo. Magtiwala kayo sa akin na hindi ko kayo pababayaan. Kahit sabihin pang pumayag ako sa mga gustong mangyari ni Gary. Oh, bilis-bilis lang ninyong kumain at mamaya-maya lang inarito ng mga prinsesa. Nanong ko, narito na nga sila. Ah, senyorita? Si Ma'am Almira pong... Huwag ka nang magpaliwanag kay Rubin. Kasi alam ko na, sinabi na sa akin ng mami ko. Sige na, pagsabihan mo na kami. Opo kayo po. San mo ah? Ah, siya nga pala, Eris.
May ibabalita nga pala ako sa'yo. Sigurado ko matutuwa ka. Ewan ko lang yung ibang tao dyan kung matutuwa rin. Eh, tungkol po ba sa'yo, senyorita? Ay, Clara pala. Ah, tungkol ito sa kay Jepoy, yung matalik mong kaibigan. Alam mo ba na si Jepoy nandun ngayon kay Lamara? Pinabalak mo sa mga makinang naririto, tsaka yung ibang pyesa. Sabi mo kasi noon, hindi mo na tayo mag-assemble ng sasakyan. Ikaw wala talagang laman yung kukote mo, ano? Ha? Sa tingin mo ba tayo, aasenso tayo? Aangat tayo kung itong talyer lang ang aasahan natin? Eh, ganun naman pala eh. Ba't magtatalyer pa tayo? Ay... Bobo! Kunwari lang tong talyer na to. Kumbaga sa English front. Ha? Front lang to. Naintindihan mo? Oo, boss. Yung bang parang front page saka yung front view. Nadali mo, pero naintindihan mo ba ibig ko sabihin? Hindi pa, boss. Yan na lang kalikuti mo, ha? Kalikuti mo na yan. Baka ikaw ang kalikuti. Naku, lagyan kong graso yung utak mo. Boss? Boss? Ba't ngayon ka lang? Boss, may bisita ka. Gusto mong makilala ka ng personal eh. Sino? Kamusta ka na, Gary Davis? Ah. Teniente Jose Lamera ng Special Force Operation. Sabing hindi ligtas sa'yo si Jepoy. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Eh, kasi nakiusap naman kasi sa akin si Jepoy eh. Sabi niya sa akin, kahit daw sa'yo, huwag kong sasabihin. Pumayag ka naman sa gusto niya. Kahit alam mo nag-aalala kami dito kung buhay pa siya napahamak na. Pasensya ka na. Eh, kasi hindi ko agad naisip yan eh. Tsaka isa pa, napanatag na yung loob ko nung malaman kong ligtas na't maayos na yung kalagayan ni Jepoy. Para sa'yo ba, Mara, ligtas na yung buhay na yun ni Jepoy? Hindi ba kaya siya naligaw sa inyo dahil nasa panganib ang buhay niya? Hindi mo ba nakwento kay Eris na si Jepoy ngayon na isang mandurukot? Nagkapagtatag.